Mapapakinggan nyo sa panayam ni Senator Raffy kung papaano nga tumiklop ang LTO, kung sino ba ang may pakana sa papel na lisensya. Alam niyo po, Secretary, habang nag-usap tayo ng papangiti ako kasi may nagtatype, tinatype po dito sa harap ko, sa prompter, sabi nila, bakit sa recto hindi naubusan ng plastic? Deg pa kayo ng recto. Oh. Ah, so ibig sabihin, sila po ang nagmamatigas na ayaw bigyan in terms of preference. Ano po ang dahilan, bakit ayaw po ibigyan ng LTO in terms of preference po, Secretary? Pinag-aaralan pa daw po, nire-review pa nung kanilang executive director. Kung hindi po ako nag-issue ng administrative order na yan, parang hindi pa rin sila ready. Base po sa interview ko sa kanila a few days ago, ready naman daw po sila. In fact, maraming beses sila nagsabi sa inyo sa DOTR na yung bank malapit na po maubos yung inventory sa plastic ID. The DOTR was properly informed daw po. Bakit alam nila na malapit na maubos? Bakit hindi sila makipag-cooperate? Bakit ang napakadali naman na ibigay sa atin yung terms of reference? Actually po, pagtulong-tulungan dapat namin yan. Ang hindi ko lang maintindihan, sabi nila, hindi pa raw tapos. Binigyan namin sila ng deadline, hindi nila na-submit. Eh kung sila ang mag-procure, bakit hindi nila maibigay sa amin yung terms of reference na yan? In fact, yan ang ginamit namin ngayon. No? Binigay din naman nila, yung terms of reference na yan, end of March okay. Na. Pwede nagpalabas ka ng special order o hindi, magkakaroon pa rin kapusan sa plastic ID? Opo, kasi hindi nga sila ready. Kasi kung sumunod lang sila doon sa order, binigay nila yung terms of reference, sana nagawa na natin kaagad. Bakit tayo po nila ibigay yung terms of reference daw po, Secretary, sir? Sinasabi nila ay hindi pa daw tapos, itaayos pa. So ibig sabihin ay hindi pa sila ready. Special order, yung anything 50 million and up, dapat po sa DOTR na. Ang sinasabi naman po kasi ng LTO, kung hindi lang po sana pinakialaman, kung hindi lang po sana lumabas itong special order at hindi po pinakialaman yung procurement at pinabayaan lang muna sa kanila, sana po walang kakulangan ngayon sa plastic. Sana po, sa kanila sana pumasok sa eksena, yung sa good governance, kung meron pa rin nakikitang anomalya o mga pagkukulang o mga sistemang hindi tama, matapos po makagawa ng bidding para dito sa mga ID card na plastic for this particular year. Ang nangyari po kasi sir, nung nanghimasok po itong DOTR sa pamamagitan ng special order, na-stop po yung pagpo-procure at pagbibid dahil nga po dito sa special order. Yan pong sinasabi ng mga taga-LTO. Alam niyo po, kung hindi kami nakialam dyan, ha, hindi pa namin nalaman na hindi pa sila ready. No? In fact, sinabi namin, yung inilabas namin yung special order, hinihingi namin yung terms of reference. Kung ready na sila, dapat meron silang terms of reference, no? Eh, hinihingi namin yung terms of reference, sabi nila, ginagawa pa. Binigyan namin sila ng deadline ng February 15, hindi pa rin daw tapos, no? Ibig sabihin, kung sila man ang magpuprocure, hindi pa rin nila magagawa dahil hindi pa nila natatapos yung terms of reference, no? And naisabit po nila yan sa amin ng last week of March. Yeah, kasi sa January 26 po, na-issue po yung special order. And then, noong February 1, tumutol po yung LTO sa pinalabas po ng special order. Napakadali naman po. Ang gagawin lang, mag-submit po ng terms of reference. Meron tayong central office, meron tayong central bids and awards committee. Sa huling panayam ni Senator Raffy Tulfo, pinagdiinan ng DOTR na LTO pala ang may kasalanan sa papel na lisensya ngayong taon. Pakinggan maigi ang paliwanag ng LTO chief at papaano siya tumiklop tungkol sa akusasyon na ito. Sir, magandang hapon po, Secretary Bautista. Good afternoon, Senator. Ito po yung follow-up dun sa aming tinatalakay na kaso dito past few days tungkol po dun sa mga lisensya na ngayon po ay ini-issue ng LTO ay papel na lamang at dahil kapos na po sa plastic at ito po ay gawa nitong Special Order 2023-088 na yung bidding ay inakit na po sa DOTR mula sa LTO na dati naman po LTO to at walang problema maging daw po sa plaka. Ano pong reaksyon niyo, Secretary Bautista, sir? Alam niyo po, Senator, yun pong bidding ng plaka ay hindi dahil nag-issue kami ng Special Order, no? Alam niyo po, yung bidding pala nitong plaka at mga ID cards ay dapat ginawa as early as September, no? Noon pong nag-issue kami ng special order, no? Ay hindi pa rin nagsisimula ang bidding ng mga ID cards at mga plaka, no?
nagkataon naman na nag-issue nga kami itong ganitong special order, no? Ngunit kahit na nag-issue kami ng special order, kung ang LTO ay nag-submit ng mga requirements, ay dapat nagawa po namin kaagad yan, no? Unfortunately, yun pong terms of reference ay hindi daw available kaagad, no? Ibig sabihin, hindi pa ready ang LTO sa pag-procure nito, no? Kaya po, na-submit po sa amin sa Central Bids and Awards Committee ng DOTR, yung Terms of Reference, late March na po, no? Pero kung na-submit nila yan ng mas maaga, kung ready sila as early as January, ay dapat nagawa po natin yan noong January, no? Opo, opo. So yan po ay part ng DOTR po yan. Kanila po sir, sa ngalan patas ng pamamayag, nasa linyang telepon si Asek Jose Artur Togade Jr. ng LTO. Asek Togade, magandang hapon sir. Hi, Senator, magandang hapon sa, po. Sa kabilang linya po si Secretary Bautista. So ang problema po pala talaga dyan sa LTO, base po kay Secretary Bautista, kasi humingi pala si ang DOTR ng Terms of Preference, iniipit nyo na po dyan sa LTO at ayaw nyo ibigay. So sabi niya, whether or not merong pinalabas na special order o wala, eh talaga magkakaroon daw ng kakapusan pa rin sa plastic na ID. Opo. Sir, regarding po sa terms of reference, ang gumagawa po sir ng terms of reference, ang nag-a-approve rin po niyan ay yung Bid and Awards Committee, yung BAC po. Mm. Ang dahil po ang bidding is with DOTR, BAC po ng DOTR ang gagawa po ng TOR. Ah, okay. Ayun naman pala Secretary Bautista. So bumabalik tayo ngayon sa DOTR. Kasi ang gumagawa pala ng TOR ay yung taga-box. At yung box ay nagagaling pa pala sa DOTR mismo. Opo, pero po yung pong terms ay manggagaling sa LTO dahil sila ang user, no? Sila ang nakakaalam niya. Kaya nga ang mangyayari dyan talaga, dapat this should be a joint effort of LTO and PR. Okay. So, ibig sabihin, yung terms po dapat magagaling sa LTO. So, LTO, opo, iniipit nyo rata yung terms o ASEC? Sir, actually, lahat po ng dokumento na hiningi po ng DOTR, nabigay na po namin sa kanila. Kailan nyo po binigay? Kailan nyo po binigay, sir? Nung hiningi po nila. Kailan po yun? Ay, nung hiningi po nila sa amin, ang huling dokumento na hiningi po nila sa amin, meeting po kami March 21, nabigay po rin namin yung dokumento na yun on the same day nung hiningi po nila. Yung terms of reference po, or yung terms na yung sinasabi ni Secretary? Yes, sir. On that day, nag-meeting po kami March 21 sa office po sa KAA po, at dun po, meron po mga dokumento na hiningi po sa amin, at on that same day, binigay rin po na. Oh, yun naman pala, Secretary. Oh, no March 21 daw, hiningi yung terms sa kanila dun sa KAA, that same day, nabigay rin agad yung terms, Secretary. Yo. Hiningi yan as early as January. Binigyan ng deadline, by February 15, hindi pa rin naibigay. No? Naibigay yan end of March. Asek, January pa pala binigay, tapos binigyan ng deadline February 15, in March yung naibigay. Paano yan, Asek? Opo. Sir, siguro po maganda dito. Humanap po kami ng solusyon ni Secretary JB Bautista para po matugunan yung problema po. Yung mga nangyari po, nangyari na po yan. At siguro po ang pinaka-importante po ngayon, gumawa po kami ng strategy para po hindi na po maabala yung ating mga kababayan. Yun po importante kasi nga po, kaya natin natatalaki ito ngayon dahil binabahan na po kami ng reklamo mula sa mga mamamayan natin na sinasabi nila bakit ganito, na papel na lamang ang hawak-hawak namin kapag kami nahuli, baka hindi kami paniwalaan ng mga traffic enforcer, di malilintikan pa kami. Yun po yun . At buti nga na pag-uusapan po natin to para malaman ng taong bayan kung saan po talaga nagmula ang problema. So far, magdalawang ahensya, DOTR at saka ASEC at saka LTO, ayaw pong sumalo kung ano talaga sino ang pinanggugalingan ng problema. Pero we can move forward. Pero just the same, maganda po ito sana para malaman natin kung saan ang ugat ang problema, mabigyan natin ng solusyon at hindi na po maulit. DOTR, Secretary Bautista, sir, tama lang ho ba yun na papalitan po natin yung sistema na dati-dati po yung pong procurement, yung bidding ng plastic ID sa lisensya ay ililipat sa DOTR? Alam niyo po, yung aming administrative order, hindi naman po lahat ng procurement ng LTO, no? Ito lang yung mga malalaking procurement, no? Kasi po gusto lang natin masigurado na magkaroon ng fair and competitive bidding para po makuha natin yung best benefit para sa ating gobyerno, para sa ating mga stakeholders, no?
yun lang po ang objective noon. No? Pero sabi po ni ASEC, yung bidding daw ay nagaganap sa DOTR. Oo nga po. Ngayon, dahil na-submit na nila yan noong March, DOTR na po ang... So ibig sabihin sir, nung dati, hindi po fair at competitive ang ginagawang bidding ng mga taga-LTO. Therefore, may problema po itong mga taga-LTO dati sir. Man po, hindi naman ganoon. No? Gusto lang po natin na mailagay sa ayos. No? Part po yan ng good governance na gusto namin pa-implement dito sa department. No? Opo. At ipo, hindi lang naman yan sa LTO, sa lahat ng... lahat ng sectoral office po yan ng DOTR, no? Kasi meron po kaming tinatawag na Central Bid and Award Committee, no? Yan po yung nag-handle ng mga malalaking transaction. Lahat po ng procurement pagdating po sa ID card at sa plaka, may transfer na po sa DOTR, and anything 50 million above DOTR na po, alisin na po sa LTO. In the name of good governance, tama? Yun po ang policy nung na naging resulta ng administrative order, no? In fact po, sa ibang mga sectoral office namin, marami rin din, meron na rin po kaming mga naging procurement, no? For example, ang LPFRB, ang MRT, no? Eh meron na rin pong dumaan doon sa central bank ng DOTR. Okay, kasi sir, in the past many years, talagang sa LTO po nakatoka yung pong pag-procure ng mga plastic at plaka at sa bidding. There's only one time, I think this was back in 2015, panahon po ni Ma Rojas, na kung saan nailagay po sa DOTR yung procurement ng plaka at sa ID. Pero po nagkagewang-gewang, kaya ibinalik po ulit sa LTO. Now, ibabalik ulit natin sa DOTR. Alam niyo po, ayan, yan po ang ginagawa natin para mailagay po natin ng maayos yung patakbo ng department po. Kaya nga po sir, noong panahon po ni Maroas at that time when he was DOTR secretary, na ilagay po sa DOTR yung pong procurement ng mga lisensya at plaka at nagkagewang-gewang nga po. So ngayon, after that, nakita, ops, may problema pala, sige, balik na lang natin sa LTO. So binalik po sa LTO, naging maayos ang takbo. So ngayon sir, why fix it if it ain't broke, sabi pa nga iba. So ngayon, ibabalik ulit natin sa DOTR. Eh, ito po ay ginawa natin. Sabi ko nga ay gusto kong magkaroon ng magandang governance ang DOTR. Important. Mag-usap na lang po kayo, dalawa ni Secretary Tugade, para mapaayos po itong sistema na hindi maganda ang nangyayari ngayon, na kung saan ang taong bayan ang lugi rito dahil papel ang kapalit ng ibinayad nila para supposed to be plastic ID. At saka sa plaka sa ngayon, nagkakahirap-hirap na nga, kulang sa supply ng plaka. E ngayon, dahil magkakaroon ng different departamento na sa sasalo sa procurement, sa bidding. So, mag-usap na lang siguro po kayo ni Secretary ASEC Tugade. Opo. Yan po talaga sir ang layunin po namin ay talaga pong gumawa ng paraan para po ma-address po itong problema na hinaharap po natin. At kami po, ipag-iisa po namin ang aming mga ideas at saka mga solusyon, suggestions para po sa ganun. Talaga matugunan po namin itong problema natin. Secretary Bautista, kailan po masisimulan na yung bidding para po sa plastic ID, sir? Actually po, nag-uusap naman po kami ni ATEC, no? And i-resolve na namin yung problema na yan. No? Meron na po ngayong live bidding. Okay. Yung pong bidding nga ay nag-start nung March 24, no? Mm. Dapat nga ngayong May 24 ay dapat po April 24 ay dapat bubuksan na yung mga bid, no? Unfortunately po, nagkaroon ng pre-bidding conference, maraming mga questions yung mga prospective bidders. Yung live bidding po ngayon matatapos po yan sa May 24. So May 24, sir, hindi na po papel ang matatanggap ng mga taong mag-renew, mag-apply ng driver's license, bagkus plastic ID na po? May 24 po, bubuksan yung bid. No? Ah, okay. So May 24 po, magsasubmit ng bid. Kasi po, yung terms of reference na binigay natin, no, na galing sa LTO, may mga questions po yung mga prospective bidders, no? And alam niyo po, kailangan naman sigurong i-address natin yung mga questions nila para naman ma-attract natin sila na mag-participate, no? Okay. And karamihan po sa kanila, nanghihingi sila ng 6
extension, no? Dahil marami pa silang gustong i-clarify, may mga tanong pa, no? And yun pong bids and awards committee ng DOTR ay nag-decide na i-extend siya hanggang May 24, no? Opo. Alam niyo po, hindi, ako hindi ko kinakausap yung mga, hindi namin yung dinidiktahan yung mga members nito. Sila po, kasi po, mga independent po yung decisions nila eh, as members ng bids and awards. Yung pong sa plaka, paano po na paano natin ma-address yung problema? Eh, meron nga kulang ako sa machine. I was there a few weeks ago. Kitang-kita ko sa mata ko na kulang po yung makina sa paggawa ng plaka. Sa ngayon po, mukhang mahirapan na ata tayo ma-meet yung demand para sa supply. Actually po, yung fitting po ng plaka ay kasabay din po ng mga ID cards. Eh, no? And extended din po siya hanggang May 24, kung di ako nagkakamali doon. May 24. Sige po, sana sir, mag-usap-usap po kayo dyan sa LTO at saka DOTR para maayos na po itong problema, para naman po magkaroon ng ginhawa yung ating taumbayan. At dahil sa kunting problema dito, o hindi naman kunti, itong malaking problema dito, huwag sana makinabang yung mga sindikato tulad yung mga nasa rekto. Okay, sige po. Last word po, magagaling po sa inyo, Secretary Bautista, sir. Well, kami po sa DOTR, we will work closely with LTO. With actually po, kausap din po namin yung Government Procurement Policy Board, no? Para magkaroon pa tayo ng other ways on how we can fast-track the procurement po, no? So, gagawin po lahat ng DOTR ang kanilang magagawa para masolusyonan po itong problema na ito, no? As soon as possible. Salamat po, Secretary Asek. Tugade, yes, dapat po impormahan nyo po lahat ng Traffic Enforcement Agency tungkol po din sa nangyari, na papel po ang ini-issue at legit po yung mga papel na yon, na para sa, ng sagay, hindi po maharas yung mga nakatanggap na papel na lisensya. And at the same time po, sir, I need a last word from you, sir. Asek. Opo, una po, Senator, tinawag na po namin yung mga deputized agents po natin sa LTO. Tinawag na rin po natin yung mga ibang traffic enforcement units of the different LGUs. Pati na rin po yung bago pong PNP, HPG director po, sumama rin po dun sa pagpupulong-pulong natin. Dun po pinag-usapan po yung gagawin po natin. Dun po pinag-usapan kung na kailangan po i-acknowledge, i-honor yung receipt po na pinag-uusapan po natin. At aware na po lahat po ng ating mga law enforcement officers. Doon naman po sir sa side po ng LTO, kami po ay tuloy-tuloy po kami nakikipag-ugnayan with the DOTR. Ngayon po sir, ang LTO, meron po kaming tinitignan na isang programa na gawin pong digital yung driver's license po. Tuloy-tuloy po yung aming pag-aaral nito at sana po by next week or in 2 weeks from now sir, ma-launch na po namin yung digital license na pinag-aaralan po namin. Sige, pag-aaral po na mabuti, sir. Ha? Huwag basta-basta. Baka mamaya sumablay, yes, na naman. Make sure, dapat lahat ng stakeholders kinakausap din at masusing pag-aaral, kausapin yung mga eksperto bago tayo totally sumabak dyan para hindi tayo masunog in the end. Sige po. Maraming salamat sa time na binigyan nyo sa amin, Secretary Jaime Bautista ng DOTR. Thank you po, sir, Secretary. Thank you, Senator. At maraming salamat po sa inyo, Asek Jose Arturo Tugade Jr. ng LTO, sir. Thank you po. Maraming salamat po, Senator.